Alright, praise God. Sino na bless? Amen. Amen. Today's the day that the Lord has made. God is good. Wow, grabe yung experience ngayon. I can't imagine. Kaya na nagagawa ng ating pagpupuri sa Panginoon. Sino nakaramdam ng Espiritu Santo sa buong? Amen. Ang Espiritu Santo is hindi lang basta-basta sinasabi, kundi nararamdaman natin yan, no? Purihin ng Lord. Ako, sobrang excited ako every Sunday. Kayo kaya? Sinong excited every Sunday? Amen. Sunday is the most special day para sa atin. Sunday is our chance para makaawit ng sama-sama sa Panginoon. Sunday is our chance para patuloy na kilalanin at gunitain ang Panginoon, no? And today, pag-aaralan natin ang mga iba't ibang problema ng mga tao na kinalalagyan at kinakaharap natin ngayon. No, maraming tao sa atin, at halos lahat tayo, hindi tayo makakaiwas sa mga troubles and problema na darating sa ating buhay. Lalo na ngayon, ganun din sa aming sitwasyon, sa aming pamilya, at malamang sa atin ding lahat, may kanya-kanya tayong trouble na kinakaharap. Pero praise God, dahil sa mga anak ng Diyos, hindi na ito bago. Bagkos ni-expect natin to, gaya nga sinabi ng Panginoon in John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me you may have peace. In this world you have tribulation, but take heart, be a good cheer, for I have overcome the world." Pinangunahan na tayo ng Panginoon na sabihan na ang buhay na ito ay mayroong kalakip na trouble. Mayroong kalakip na mga problema, circumstances, mga hindi inaasahang nangyayari, hindi inaasahang darating sa buhay natin. At sa mga anak ng Diyos, we always expecting that. But thank God, no, dahil sabi ni Lord, tayo din ay kung siya ay napagtagumpayan niya na ang buhay, tayo rin na sumusunod sa kanya, is kaya natin magtagumpay kahit gaano pa kahirap ang buhay. Tama? So, ang pag-uusapan natin ngayon is mga problem ng iba tao. Marami naman mga tao, kung papansinin mo, yung mga, kumbaga, ang daming mga taong problemado, pero kung sisiyasatin mo yung mga buhay nila, yung pinoproblema nila, hindi naman talaga problema. Diba? Yun yung gusto kong i-highlight sa atin ngayon. Yung iba, iniisip nila, yung mga imposible na what if, no? Mga what if kaya, magunaw na yung mundo, no? Sobrang stress. Ako, darating na si Lord, ano na mangyayari, no? Paano pag nagka-tsunami? Diba? Mga ganyan ang mga problema. So as a Christian, dapat nadedetermine natin, nalalaman natin, nasisiyasat natin kung ano nga ba ang dapat na problemahin o hindi. Mga karapat dapat lang na alalahanin o hindi. Or mga dapat na isipin or hindi. At alalahanin natin bilang mga Kristiyano that God wants us to have peaceful life. Diba? Sabi ni Lord, "The thief come only to steal, kill, and to destroy, but Jesus came to give us life and have it abundantly." So ang pag-aaralan po natin today is God's solutions in common problems. Marami tayong mga problema, common, at halos yung mga problema na yun pare-parehas sa atin, pare-parehas tayo ng situation. So pag-aralan natin kung ano nga bang mga solusyon na binigay ng Panginoon sa bawat problema na yun. Sino dito mga mukhang problemado? Pakitingin nyo nga yung mga katabi ninyo kung mukhang stress, no? Mukhang wala naman, no? Alright, so let us pray. Heavenly Father, salamat po sa umaga na ipinagkaloob nyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa praise and worship, Lord, na truly nadama namin ang inyong Espiritu, Lord. At salamat, Lord, dahil naiwaksi namin ang aming mga pasasalamat at kagalakan sa aming puso bilang pagtugon, Panginoon, at pagkilala na ikaw ang aming Diyos, ang aming Creator, ang siya nakakaalam ng lahat ng aming situation. God, dalangin ko na samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ngayon, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Kasihan niyo po ang bawat salitang ito ng inyong Espiritu. Gamitin niyo po ang inyong alagad bilang inyong lingkod, bilang inyong speaker. And God, I pray na ikaw po ang siyang tunay na ma-highlights. Yung pangalan mo ang siyang mayangat, ang mukha mo ang siyang makita at ang boses mong marinig sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko ang pagsama ninyo sa gawain ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. So sabi ng Philippians 4:6-7, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus." Napakagandang verse, no? Ayan ang isa sa mga paborito at mga pangunahing verse na talagang iniisip ko every time na meron akong mga circumstances or problem na pinagdadaanan. No, na maganda rin, na makabisado rin natin ng mga bagay na ito at alalahanin ang salitang ito. In Tagalog sabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Kristo. Alright, so if you have trouble, kapag meron daw tayo mga problem, may situation na dumarating sa atin, imbis na mag-alala, imbis na mag-worry, imbis na magluksa agad, or imbis na mag-walling, no? Na ganun ko pa nangyari sa akin, di ba? Sabi ni Lord, let your request be made known. Kumbaga, ipaalam mo sa Panginoon kung ano yung inaalala mo. Ewan ko kung ilan sa atin dito na kapag may problem na dumarating, may situation na dumarating, ang inuuna kagad ay ipaalam sa Panginoon ang situation niya. Diba? As a Christian, dapat bago ang lahat makaalam, ang Diyos muna. Although alam naman ng Panginoon ang lahat na nangyayari sa atin, ipaalam natin sa Kanya na nagkakaroon tayo ng something na hinanakit or bumabagabag sa ating isip. At kalakip ng panalangin ay pasasalamat pa rin. Dahil sa lahat ng pagkakataon, imposible namang wala kang pwedeng pasalamatan. Diba? For example, nagsagasaan ka, pero kumikilos pa naman yung isang mong daliri, no? Hanggat conscious ka pa, Lord, thank you, may kamay pa ako, pwede pa ako makapangiliti, di ba? Or nakakakita ka pa, di ba? Ang daming pwedeng pasalamatan, kahit pa nga iniwan ka sabihin mo ng jowa mo, still meron ka pa rin kapatid, di ba? Nayayakap sa'yo kapag maginaw, di ba? Sasabihin mo kasi palagi, wala na, umalis na siya. Wala na magme-message sa akin, di ba? Wala nang magko-comfort sa akin. Hindi na, nakakalimutan natin na ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng zero balance, di ba? Laging may tira. Tandaan niyo yan. Laging may tira pag si Lloyd ang kumuha. In fact, hindi nga kumukuha si Lloyd eh. Madalas, ang trials na dumarating sa atin is lesson or test kung gaano tayo katatag sa buhay niya. Okay? So let's talk about the common problem ng mga taong kinakaharap ngayon. And I think pare-parehas rin naman tayo ng kinakaharap. Problem number one. Jowa agad. Tingin ko ang kauna-unahan talaga, problema ito kung di ka matayan, jowa. No? Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Alam niyo ba yan? Kung ano daw ang nasa puso mo, ayun ang lumalabas sa iyong bibig. So kung jowa kagad ang lumabas sa bibig mo, ibig sabihin, ayun ang yung nasa puso, no? Oo, mamaya yan mangyayari. Meron din yan, alam kong problema ninyo ang mga jowa. Pero isa-isayin natin yung mga common na problema ng mga tao. It's about death. Sino bang hindi takot mamatay? Raise your hands. Di ba? Alam nyo, meron akong preaching dati. May tinanong ako, sino dito ang hindi takot mamatay? May mga tumaas ng kamay. No? At mga dalawa yata o tatlo. Nagulat ako. Medyo napahiya ako sa preaching ko dahil ang prepare ko doon is lahat is takot mamatay. Pero kung iisipin mo, meron man sigurong tao na hindi takot mamatay. Pero aminin natin, may takot tayo sa kamatayan. Hindi man sa atin, pero sa mga mahal natin sa buhay. Tama? Sa anak mo. Wala naman tao sigurong hindi nagmamahal. Diba? Lahat tayo ay nagmamahal. At kapag ikaw ay napamahal, ayaw mong mawala. So isang problema, kaya ayaw natin na nagkakasakit tayo. Diba? Kasi ayaw natin mamatay. Kaya ang mga tao nagja-jogging, nagbabasketball, nagpapakalusog. Ewan ko sa mga taong hindi kumakain ng gulay dito kung gusto nilang humaba ang kanilang buhay. Diba? Ako gusto kong humaba ang aking buhay pero hindi kumakain ng gulay. Sasabihin naman nila, okay lang kuya. At least kumakain ako ng pansit. No, bakit? Kasi sabi nila, ang pansit ay pampahaba daw ng buhay, di ba? So, lusot pa rin, no? Ang mga hindi kumakain ng gulay, pampahaba daw ng buhay ang pansit. Hindi, pero makikita mo, di ba? Yeah, masusustansya ang kinakain natin dahil sa takot nating mamatay. Yung iba, ayaw pumunta sa matataas na mga lugar. Bakit? Of course, dahil takot din mamatay, baka malagnad sila, di ba? Kaya may mga phobia, takot sa mga masisikip na lugar. Diba? Takot sa mga ipis, sa mga butiki. Diba? Mga takot sa pag hindi makakain. Diba? Yung mga phobia na yan, kung titingnan natin, ang pinaka-point yan is sa takot nating mamatay. Diba? Pero sino dito gustong mabuhay ng walang hanggan? Amen. Diba? Of course, alam nyo natin ang gagawin. Anong dapat na gawin? If you want to have life, diba? Yung hindi mo mamatay, possible ba o hindi? Possible, no? Pakisabi sa katabi mo, posibleng magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mamamatay. We, talaga? Matanda na ako, ilang taon na lang, konting pirma na lang ng mga bulatin, mamamatay na ako eh. Pero alam niyo, sabi ng Bible, merong buhay na walang hanggan. At ang pinaka, the best na gawin para makamtan natin yon,
wala nang iba kundi tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Napakalinaw sa John 3:16. The God solution. Anong God solution niya? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In Tagalog, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating mga tao, kaya binigay niya si Jesus Christ upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sarap, di ba? So, solution na yung takot mo. Kaya lang tayo siguro laging kabado, laging worrier dahil wala tayong security sa ating next life. Pero lahat tayo naniniwala sa multo, di ba? Gaya nga ng linasin natin noong nakaraan. Kung naniniwala ka sa multo at kung takot ka sa multo, ibig sabihin, naniniwala ka rin na may another life. Di ba? At someday, tayo rin ay magiging multo. No? Makita mo si Arlan, lumulutang-lutang na lang ng ganyan, di ba? So, di ba? So, tayo ay magiging multo. Ibig sabihin lang, totoong may buhay na walang hanggan. Kasi yung mga multo na yun, yung mananatili magpakailanman. Pero dapat, alam natin kung hanggang, kung saan natin i-spend yung buhay na walang hanggan na yan. Di ba? Kasi meron daw dalawang kahihantungan ng tao. Sa langit at sa impyerno. Lahat lang yan, walang ending. Di ba? Forever yan. So, dalawa lang yan. Forever kang buhay or forever kang patay. So, kung gusto mong forever kang buhay, you need to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Bad trip naman kasi. Bakit kasi nilikha ni Lord na kailangan pang mamatay ang mga tao? Natatanong niyo ba yun? Bakit kaya kailangan pang matumanda? Bakit kailangan pang kumulubot ang aking mga ganda-ganda na sa akin? No? Bakit kailangan pang mamatay? Well, of course, dahil sa kasalanan. Alam nating lahat yan. That because, alam nyo, ayun naman talaga dapat ang plano ng Panginoon sa atin. Walang kamatayan. Di ba kasama niya, fellowship with Him, kila Eva at Adan. Pero dahil pumasok ang kasalanan, ayun, namatay na tayo. Nagkaroon na tayo ng kamatayan. Kasi kung ikaw, gusto mo ba na makasama sa bahay mo yung mga murderer, yung mga makasalanan, yung aapihin ka, di ba hindi ka? So pipiliin mo lang kung sino mga karapat-dapat sa'yo na kasama. Kaya ganun na naging plano ng Panginoon. Kaya nga sabi ng napakatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, wala nang iba kundi si Solomon, maliban kay Jesus, di ba? Si Solomon na anak ni David. Vanity, vanity. Di ba? Wala daw saysay. Sabi ni Ate Andrea, hindi kuya, meaningless yan, meaningless. Ayaw niya pa ng vanity, no? Lain daw. O, sabi ni Solomon, di ba? Ang buhay is vanity, walang saysay, walang kabuluhan. No? Amen? Meaningless, walang kabuluhan. Bakit? Imaginin mo, paganda ka ng paganda, di ba? Kaputi ka ng kaputi ng mukha. Pero, mamamatay ka rin, di ba? Kukulubot, naubos na yung pera mong pampakinis ng mukha mo or minsan, sa kakapaganda mo, sobrang alaga mo sa face mo, hindi mo mamamalayan, madadapa ka, wasak agad, di ba? Vanity, walang saysay. Di ba? Payaman ka ng payaman, tapos makakagat ka lang pala ng aso, tapos hindi na na-injection na hindi mo na alam na rabies, di ba? Sayang ang lahat ng kayamanan mo. I mean, ang lahat na pinaghihirapan natin sa mundong ito is mawawala rin. Sayang, di ba? Para saan pa ang buhay? Yaman na natin buhay, no? Pero sinabi rin ni Solomon, kung ano ang pinaka-the best na gawin sa buhay. Alam niyo kung anong pinaka-the best gawin sa buhay? Kumain at uminom. O, di ba? Ng tubig. Alam ko naman yun, Ate Andrea. Alright, no? Walang ibang the best na gawin sa buhay kundi kumain, uminom, at magpakasaya habang kayo ay nabubuhay. Enjoy the days of your life. Di ba? Maraming tao, kanugo ng life dahil pagkagising, nakasimangot agad. Pagkagising, problema agad ang hinaharap. Iniisip ni hindi man na magpasalamat sa Diyos. Pero kung marunong tayo magpasalamat, we have an attitude of gratitude, makikita natin ang ganda at kasiyahan ng buhay. Diba? Tinama si Kuya J.R., di ba? Ano ang award mo? Joyful heart, no? Joyful heart award dahil masayahin siya. Amen? Sabi ng Bible, sabi ng Ecclesiastes. So siya ng mga PowerPoint natin ngayon, ha? Sabi dito, magalak ka, binata. Kasama na rin ng mga dalaga. Magalak kayo. Pakisabi sa katabi niyo, magalak kayo. At sa panahon ng inyong kabataan, lalo pa nga't mga bata pa kayo, yun din sa mga nanay natin na nandito, gawin mo ang gusto mo at ang lahat ng kaakit-akit sa paningin mo.
Diba? Hindi naman tayo pinagbabawalan na gawin natin ang ating mga gustong gawin. Lahat ng kaakit-akit, kung gusto mo magbalay, ba't di ka magbalay? Kung gusto mong tumayaw, di ba? Kung may pangarap ka na maging, TikTok liar. Or maging macho dancer. Sabi dito sa next verse, ngunit alalahanin mong ang lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksin mo ang alalahanin at ang mga kabalisahan, ang kabataan at kasibulan ay parang walang kapuluhan. Gawin natin ang lahat ng gusto natin gawin. Kumain ka ng masarap. Sino ba nagbabawal na gawin mo? Kung gusto mong pumunta sa Mount Everest, kung gusto mong pumunta sa kung saan-saan, diba? Tayo lang minsan ang bumabawal sa sarili natin sa mga dapat natin gawin. Diba? Minsan, religion ang nagbabawal sa atin. Pero kung tatanungin mo ang Panginoon, bawal ba talaga ang pinagagawa mo? Pero tandaan lang natin, malaya tayong gawin ang lahat, pero lagi natin alalahanin na tayo ay huhusgahan ng Panginoon sa bandang huli. Okay? Hindi nga lang sa bandang huli yun eh. Kahit ngayon, pwede tayong huhusgahan ng Panginoon. Alam nyo ba na ang creation ng Panginoon is naka-built-in ang batas ng Panginoon? No? So kahit hindi ka pa niya i-judge, ang kalikasan ng mag-judge sa'yo. For example, bata ka pa lang, umiinom ka na, naninigarilyo, hindi na kailangan sabihin ng Panginoon na magkakasakit ka sa atay. Automatic na magkakasakit ka sa atay, sa liver, sa kaluluwa, sa loob-looban mo, di ba? O, kunyari, mabilis ka mag-drive, di ba? Kristiyano ka, pero napaka-extremist mo. Di ba? To the point na 160 per kilometer per hour. Kurbada pa yun, no? 160. Pag ganyan, hindi na kailangan sabihin ng Panginoon na kapag na-disgrasya ka, buhay ka pa, di ba? Automatic law of nature, gasgas yung mukha mo, baka magbura ka sa mundo, di ba? Dahil automatic yon, may law ang bawat ginagawa natin. And may bonus pa, sa bandang huli, huhusgahan tayo ng Panginoon sa bawat kilos natin at bawat gawa. No? So walang ibang pinakamagandang gawin, kundi magpakasaya sa mundo, ngunit alalahanin natin na merong Diyos. No? Enjoy your life. Kapag meron kang kinakain na masarap, nguyain mo ng maigi. For example, may beef steaks, di ba? Masarap, nguyain. Yung iba kasi, pagkakain, lunok agad, no? Hindi na i-enjoy yung pagkain. Di ba? Kaya magaganda yung mga matatagal kumain, no? Meron dito kumbaga, ini-enjoy. Sabi, hindi lang tayo kumakain para mabusog. Kumakain tayo para ma-enjoy. Pleasure, di ba? Minunguya mo ng maigi, lasap na lasap, di ba? Pero hindi dapat tumutunog dahil ang baboy naman mag-tumutunog, di ba? Pero at least sa bawat moment ng buhay natin, ini-enjoy natin. Meron kang kasama, may kaibigan ka, makipagtawanan ka. Meron kong kilala kung kailan ka nagseryoso, doon tumatawa. No? Kapag seryoso na, doon siya tatawa. Di ba? May mga ganong mga tao. So dapat nakikisabay tayo kung may time para mag-enjoy, magduyan, di ba? Yakapin ang mga mahal mo sa buhay. Diba? Makipaglaro sa mga kapatid mo. Enjoy bawat binibigay ng Panginoon dahil ayan ang pinakadabi sa buhay. Minsan lang natin ito may experience at pagkatapos nun, sa piling na ng ating Ama na nasa langit, which is napakasarap palalo. Alright? So second problem ng mga tao ngayon or natin mismo, common problem, number two, identity. Pera agad. Oh, diba? Well, out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Alright. Sama kaya na yung pera? Identity. Isa sa mga common problem natin is identity. Aminin natin, kaya alam nyo ba yung mga identity problem? Hindi nila alam kung lalaki ba sila o babae. Gulong-gulo. May mga kilala kayong ganyan? No? Baka meron pa dito. Hindi alam kung lalaki. Nako. Kung hindi nyo alam, tuturuan ko pa kayo. Gusto nyo? O, kapag lalaki, o, di ba? Alam nyo na. O, may mga doorbell yan. Di ba? May mga parang... Oh, bad luck or may mga yung sa elepante. Diba? Yung uso ng elepante. Alam nyo na. Alam, common na yung mga bagay na yan. Kailangan mo ba i-explain? Pero alam nyo, may mga ganyan, identity problem. Bakit ka tumatawa? Bakit di mo pa alam? Papaliwanag ko pa ba? Kung paano malalaman kung lalaki ka o babae. Pero walang ibang creation ng Panginoon. Kundi lalaki at babae lamang. Diba? Hindi dapat tayo naguguluhan. Dapat malinaw sa atin na tayo ay lalaki o babae. Yung iba, kapwa lalaki, nagkakagusto sa sarili. Kapwa lalaki. Ang babae, may gusto, in love sa sarili, kapwa niya babae. Di ba? Pero sabi ni Lord, I created man and woman. Alam niyo ba kung bakit tinawag na woman ang woman? Oh. Ha? Dahil babae? Oh, bakit tinawag na woman ang woman? I-explain ko sa inyo at pag-absorb niyo to, blessing ko sa inyo. Tinawag na woman ang woman dahil they are also men. But, have womb. Alam niyo yung womb? Sinapupunan. Diba? So kaya tinawag na woman, womb,
Woman. Woman. No, so ibig sabihin, kung ikaw ay walang womb, wala kang sinapupunan, lalaki ka, pare, ha? Kung wala kang sinapupunan, lalaki ka, malinaw 'yon. O bakit naging female ang isang female? Ba? Because, ha? They are also male. Di ba? Kasi kinuha sila sa tadyang ng lalaki. Pero kaila, meron sila. Sila ang carrier ng? Ha? Fetus? Fetus! ng fetus, no? So, ibig sabihin, they are fetus male. Carrier of fetus. So, fetus male. So, kung hindi mo kaya mag-carry ng fetus, lalaki ka, pare, ha? So, hindi dapat yun magulo sa buhay natin. No? O, kapag ikaw ay kaya mo magdala ng fetus, kung ikaw ay may womb, malinaw na babae ka. Alright? Oh, so isa sa mga problem about identity is yung ating physical appearance. Diba? Sobrang concerned, sobrang conscious sa mukha nila. No, ano naman kung ano. Sabi nga ng pinost natin kapon. Diba? Hindi mahalaga kung okay lang na magpagwapo or magpaganda. No? Pero kung ang dahilan mo is kinakahiya mo ang sarili mo, parang ganun, no? Parang kinakahiya mo na rin ang Diyos na lumikha sa'yo. Diba? Ano naman kung malaki yung mata mo, diba? Kundi kitang-kita mo lahat, diba? Wala kang dapat ikahiya. No? Ano kung sabi ng ilong mo is, welcome Philippines, diba? So ano naman, diba? Wala namang kaso yun. Alam nyo, kung ngipin mo is sobra, kung ngipin mo is kulang, diba? Ano problema? Wala nang problema. At eto pa, no? Tandaan ninyo, maraming mga babae sobrang conscious lalo sa kanilang katawan. O, harap-harapan na natin sabihin. Kasi yung mga lalaki rin, mahilig mang asar. Dalawa daw ang likod. Di ba? Bad trip, no? Huwag niyong alalahanin yun dahil, alam niyo, ang Diyos ang naglikha sa ating katawan, ang Diyos ang nakakaalam. Di ba, dapat ini-enjoy natin ang ating katawan. Ano naman kung wala, ano kung dalawa ang likod mo, ano, ayaw mo nun? Hindi tumatalbog or sobrang asarap tumakbo, di ba? Hindi masyadong mabigat. Alam niyo, kapag kinakahiya natin ang ating sarili, kinakahiya rin natin ang lumikha sa gumawa sa atin. No, don't be conscious dahil ang Diyos ang gumawa sa'yo. So, ano nga ba ang reason bakit nako-conscious ang mga tao? Di ba? Anong reason? Dahil they are self-centered. Laging nakatutok sa kanilang sarili ang kanilang pag-iisip. Kasi ano kayang iisipin sa akin ng mga tao? O ano kaya ang makakapagbigay sa akin ng pleasure? Ano makakapagpasarap sa akin? So, bilang mga Kristiyano, dapat natututo tayo na alalahanin naman ang iba. And higit sa lahat, alalahanin kung ano ang tingin sa atin ng Panginoon. Ayun ang pinaka-importante. Ang ibang tao, ang ating sariling, ang sarili natin, iiwan din naman natin yan, di ba? Walang permanent. Kahit yung sarili mo, iiwan mo yan. Yung katawan mo, iiwan mo yan. Yung ibang tao, iiwan mo yan. At ang makakasama mo forever ay ang Panginoon. So, importante na alalahanin natin kung anong sasabihin ng Panginoon. For example, to your gender, kunyari, alam nyo, kapag ikaw ay hindi kasigurado, kahit alam mo naman na in fact, ang iyong sarili, totoo para ka nagre-rebel talaga sa Panginoon. Diba? Lalaki yung gender mo, pero yung puso mo is iba. Parang sinasabi mo na, sala ang Diyos sa pag-create sa'yo. Tama? So, dapat alalahanin natin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So, what's God's solution? Ang solution is, dapat alam mo kung ano ang katayuan mo sa Panginoon. You are son of God. Sabi ng John 1:12-13, subalit ang lahat na tumanggap at sumumpalataya sa kanya ay binigyan niya na karapatan na maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawguan ng tao, kundi sa pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Diba? So anak tayo ng Panginoon, huwag mong paliitin ang sarili mo, hindi ka dapat maguluhan, at God knows kung ano ang perfect para sa'yo. Kung plat yung inong mo, alam mo, perfect yun sa Panginoon. Kung kulot yung buhok mo, no, ako nga, hindi namang problema, no? Pinagmamalaki ko pa ang aking hair, di ba? Amen. Dahil si Lord na nakakaalam kung gaano karami ang ating hair, di ba sabi? Oh, so bilang niya, kung bilang niya yun, in control siya sa aking hair. So dapat ganun din kahit sa mga kuko natin, di ba, sa mga simpleng bagay lang. Kasi we are problematic sa mga simple lang na bagay. Yung kuko mo, marumi lang, sobrang parang gusto mo na dumuho yung mundo. Right? Pakisabi sa katupatid mo, anak ka ng Diyos. No, dapat confident ka sa bawat bagay. No, mga anak tayo ng Diyos. Amen? So God's solution, you must know your stand in God. Alam mo dapat kung sino ka. Lagi mong sabihin, anak ako ng Diyos. Hindi ako dapat na minamaliit,
Hindi ako dapat na nagmamalaki rin. Hindi dapat ako nadodown. Dapat lagi akong masaya. Dahil I am here with Christ. Ako ay kasama ng tagapagmana ni Kristo. So third problem. Common problem. Future. Pogi? Wow, grabe ba? Common problem is pogi? Wow. Sana all. Alright, no? Future. Isa sa mga pinoproblema ng iba is about the future. No? Mga kasama dito yung mga desires, yung mga hinahangad natin, mga pinapangarap natin para sa pamilya natin, para sa atin. Alam nyo, maraming sasagabal sa buhay natin, lalo pa nga sa mga pinapangarap natin, na dapat hindi tayo nagpapaharang. Hindi natin hinahayaan na tayo ay mahinto dahil sa mga circumstances na dumarating sa atin. Isa sa mga problemong nakikita ko, para abutin, na tayo dito may mga hinahangad pa. Right? May mga pinapangarap. Kahit sabihin natin na matatanda na tayo, nangangarap pa rin tayo, may mga gusto pa rin tayo. No? Pero isa sa mga umaharang sa atin na common is yung katandaan nga. Tama? Pero alam nyo, hindi porket mga may edad na tayo, hindi porket, alam nyo, na nawawala na tayo sa kalendaryo, is hindi na natin pwedeng matupad ang ating mga hinahangad. No? Huwag nating hayaan na mahadlangan ang mga bagay na yun ang pagtupad sa ating mga hinahangad. Kung gusto mo mag-around the world, nating isip possible. Kung gusto mong mag-enjoy sa inyong buhay, nating isip possible. Diba? Isa sa mga umaharang para sa ating katuparan ng pangarap is yung ibang tao. Diba? Lagi nating iniisip kung ano sasabihin ng ibang tao. Ang isipin mo kung anong mangyayari sa'yo kapag inalala mo kung anong iisipin ng ibang tao. Yung iba gusto kunyari na mag-artista, pero laging inaalala yung ibang tao, ay pangit ka naman, bakit ka pa nagaganyan, di ba? So, nahihinto ka na napupundo yung gusto mong mangyari, gusto mong gawin. Right? At isa sa mga problema kung bakit nahihinto ang pagtupad natin sa pangarap is yung mga aksidente nga. Di ba? Nyari, napilayan ka. No, hindi yan, huwag mong hayaan na ayan ang maging hadlang para matupad mo yung mga pangarap mo. Nagkasakit ka kunyari. Minsan yung aksidente na sabihin natin na hindi mo sinasadya, no? Huwag nating hayaan na kahit sino man ang pumigil para matupad ang ating mga pangarap. Ang ating mga hinahangad, no? At isa sa mga umaharang para matupad natin yung mga pangarap natin, alam mo kung ano? Family? O, pwedeng family? Pero, ang tingin ko, ang isa sa mga problema is yung hindi natin iniisip kung ano yung gusto talaga natin. Diba? Hindi natin iniisip yung future natin, hindi natin iniisip kung paano matutupad yung mga hinahangad natin. Marami dito naghahangad na magkaroon ng magandang bahay. Tama? Amen. Magkaroon ng magandang asawa. Amen? Amen! So, akala ko ayaw niyo eh. Magkaroon ng mga gwapong papa. Amen! Hindi na, ano? Magkaroon ng sasakyan. Magkaroon ng motor. Amen! Diba? Oh, amen! Pero ang problema, hindi kung paano yun makukuha eh. Ang problema, hindi natin pinagpaplanuhan kung paano natin makukuha yun. We are happy-go-lucky. Kapag meron, thank you. Pag wala, bye-bye. Okay lang. No? Pero alam nyo, ang Diyos mismo nagpaplano. Kung ang Diyos nga nagpaplano, bakit hindi tayo nagpaplano? So God's solution, dapat alam natin that God has a plan for us. Plan to prosper us, and not to harm us, and plan to give us hope and future. Kung si Lord nga may paplano sa atin, dapat nagpaplano rin tayo para sa sarili natin. And higit sa lahat, dapat nagpaplano tayo kung paano natin mag-glorify ang Panginoon. Diba? Kasi once you delighted God, He will direct your path. Diba? Delight yourself to the Lord and He shall give the desires of your heart. So kung meron tayong priority na gawin sa buhay, is yung mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. At ibibigyan niya sa atin ang anumang mga desires natin. And of course, plan. Many are plans in the man's heart, but the Lord purpose will prevail. The Lord purpose will stand. Plano lang ng plano. Diba? At kung hindi man matupad, at least nagplano ka, pero dapat samahan natin ng action. Gusto mo palang magkaroon ng sarili mong motor, sarili mong bahay, sarili mong sasakyan, eh nasa bahay ka lang. Diba? Or hindi ka man lang nag-iipon, hindi ka man lang nagtatrabaho, or hindi ka man lang nag-aaral, paano mo matutupad yun? Gusto mo maging artista na hindi ka naman lumalabas sa social media. Diba? Gusto mo maging cook. Hindi ka marunong kahit itlog man lang. Diba? Gusto mo maging broadcaster. Nahihiya ka sa ibang mga tao. Dapat pinapractice mo na gumagawa ka ng mga something para ma-enhance mo kung anong gusto mo. Tama? Alright.
So another problem, lima lang yung nakita ko ng mga common problem. So problem number 4, ano sa tingin niyo? Of course, basic needs, no? Madalas na pinoproblema natin is yung mga basic needs. And hindi lang madalas, kundi talagang palagi. Ano ba yung mga basic needs na yan? Food, drinks, gas, diba? Ano pa? Clothes, no? Bahay, right? And gusto kong isama dyan is yung love life. Amen. Tama? Amen. Basic needs ng iba yun eh. No? Kumbaga, halos araw-araw na lang finding, no? Naghahanap, or hindi man naghahanap, nasa puso nila na talagang gusto nila. Huwag nyo nang itanggi, no? Kasi napagdaanan ko na rin yan. Alright? Nung 20 years old yata ako, 22 years old, hanggang mag-25 ako, hanggang makilala ko ang babaeng tinugot sa aking tadyang, no? is talaga halos everyday ko rin, wait, bakit wala pa akong jowa, di ba? So, pinoproblema yan. Pero tandaan ninyo, walang taong hindi minamahal. Kumbaga, lahat ng tao may nagmamahal. Kahit pa nga taong grasa yan, may nagmamahal dyan. Kung wala mang tao, ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Di ba? Walang taong empty, walang taong ulilang lubos. Meron tayong Ama na nasa langit. So, basic needs. Ano sabi ng Panginoon in our basic needs? What are the solution na binigay ng Panginoon sa atin? Hindi ba't ang lahat ng yan? Ay, ang hipit, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Right? Kasi marami tayong mga sinisik, marami tayong mga hinahanap everyday. Future, needs, problema, hinahanap mo yung problema, no? Or mga bagay na magpapasaya sa inyo. Pero anong sabi ng Diyos? Ang mga bagay na yan, ang mga hintilangan ng mga problema niyan. Anong ibig sabihin nun? Yung walang pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, di ba? Look at the bird. Tingnan nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim or nag-ahasik or nag-aani, pero pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Diba? Di ba? Higit na mas mahalaga kayo kaysa mga ibon. Pero praise God na dahil dito sa Faith House, mukhang hindi naman problema talaga ang mga basic needs, no? Tingnan nyo yung mga katabi nyo, ang lulusog, di ba? Dahil busog na busog sila sa Panginoon. At kung tayo yung mga anak ng Diyos, talagang lagi tayong busog. Amen, no? Pero ang pagsikapan daw natin na hanapin is wala nang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Amen. Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kasi once na makita mo ang kingdom ng Diyos, kung makita mo mismo si Jesus, malalaman mo kung ano ang katayuan mo sa Diyos and I tell you the truth, Siya ang bahala sa'yo. Lalo pa nga kapag nagsiserve ka sa Kanya. Kung ikaw ba, merong empleyado, kunyari, businessman ka, tapos merong seminar sa Maynila na kailangan mong matutunan, tapos merong kang gustong isend na empleyado mo doon, papabayaan mo ba yun na walang tirahan, walang budget, walang allowance? Di ba hindi? Ipo-provide mo ang lahat ng yun. So ganun din sa mga alagad ng Diyos, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kailangan niya naman pabayaan ng mga pangangailangan ng mga naglilingkod sa Kanya. Ba? Kaya ganoon ang prinsipo namin dito, no? Na kahit makikita mo wala kami talagang basic na income, but thank God dahil abundant blessing upon blessing ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. No? So kung meron kayong gustong pagsikapan na makuha, 'yun ay ang kalooban ng Panginoon. Seek the kingdom of God and serve him. Amen? So last, common problem number 5. Ano? Of course, wala nang iba. Money. No? Sabi ni Ate Emmy. Money. Ano sabi ng Bible? A feast made for laughter and wine makes merry. But money answers everything. Diba? Huwag na tayong mag-akila. Huwag na tayong mag-deny pa. Lahat tayo kailangan ng money. Right? Diba? Sobrang importante ng pera. Kasi kung wala kang pera, gusto mo sana kumain? Diba? Hindi ka makakain. Nakakalungkot, aalis kayong mga magbabarkada, hindi ka kasama kasi wala kang budget. Di ba?
Yung mga kaibigan mo kumakain ng or umiinom ng milk tea, ikaw lang hindi. Wala kang money, di ba? So, sobrang importante ng money sa buhay natin. Umigit sa lahat. Sobrang halaga ng pera. Lalo na kapag meron tayong mga mahal sa buhay na kailangan ng pera. Lalo na kapag tayo ay nagkakasakit, di ba? Or mga mahal natin is nagkakasakit. Kasi dumarating sa point na meron pa sanang pag-asa, pero dahil sa kakulangan ng salapi, is hindi natin nagagawa, no? Tama ang sinabi ng Bible, money is the answer for many things. But the love of money is the root of evil. Marami mga Kristiyano or mga tao allergic sa pera. No, kasi sabi nila, masama yan. No? Pero kung titingnan mo naman, hingi ng hingi. No? Sabi ng Bible, look at the ant. Tingnan niyo yung mga langgam. Wala silang commander. Walang tagasugo sa kanila. Walang mga naguutos sila sa kanila. Pero marunong sila mag-ipon. No? Isa sa mga tactics para magkaroon ka ng pera. Hindi mo naman kailangan na malaki yung sahod eh. Hindi mo naman kailangan na maganda ang business para magtagumpay ka sa buhay. Alam mo, natutunan ko to, ang kailangan mo lang marunong ka mag-ipon. Diba dahil dumarating ang araw, araw-araw na lumilipas, lahat, ano nyo, isipin ninyo, ilang libo, ilang milyon na ba yung dumaan sa kamay ninyo? Anong nangyari? Diba? Siguro milyon na dumaan sa kamay natin. Pero kung matututo tayo na mag-ipon kahit man lang papiso-piso sa isang araw, 365 sa isang sa taon, diba? Meron ka 365. What if nag-ipon ka pa ng 20 a day? Diba? Imaginin mo kung gaano kalaki yung pwede mong makuha. Kaya ang gandang bagay na meron tayong 2 pesos a day challenge, no? Pili ko, mukhang ito ang magpapatayo sa ating simbahan, no? Malaking bagay yun at malaki-laki na rin ang naipon. So dapat, hindi lang about spiritual ang ating tinuturo, but practical life. Dahil God wants you to have life and have it abundantly. No? Ayun ang principle po natin dito. Kasi ang iniisip ko, kung ang mga walang pananampalataya sa Diyos, di ba, ang mga walang Diyos o hindi kumikilala sa Diyos is nakakalasap ng masasarap na pagkain, nakakapunta sa mga gusto nilang puntahan, nagiging masaya. Ano pa kaya tayo mga anang ng Diyos na hindi mag-enjoy? Di ba? Tayo ang mas may karapatan na mag-enjoy sa buhay na to. So we need to save money and learn how to manage money. Ang tunay na kailangan ng Diyos is mga manager. Tingnan niyo yung sinabi ng Genesis 1:26. Ano sabi doon? Let us create man in our image according to our likeness. Let them what? Dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and the creeps over the creeping things. Anong ibig sabihin ng dominion? Maghari. Di ba? Mag-manage. Mamahala. Ayun ang command sa atin ng Panginoon, dapat marunong tayo mag-manage. Iba kasi, one time, big time. One day, millionaire. One year, mountaineer. No, sabi nila. No, so dapat marunong tayo mag-save. And, higit sa lahat, no, save your treasures in heaven. Right? Kasi sabi kung sino ang, kung nasaan daw ang yung treasures, andun din ang yung puso. Right? So, invest higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Ako, madalas, kapag bago pa maglinggo, tinatabi ko na yung pwede kong may offer sa Panginoon. Minsan, namimili ako, alakan siya ba? Or kay Lloyd? Alakan siya ba o kay Lloyd? Pero dahil mas matimbang si Lloyd, dito ka kay Lloyd, no? Nasa sovereign na siya agad. Dahil mas mahalaga para sa atin ng Panginoon. And I pray na maging ganun din tayo. Right? Dahil God is faithful. Sabi niya, test me if I will not open the windows of heaven and bless you. Right? Sabi ng Malachi 3:10. Ah, Malachi ba yun? Malachi, alright. So what is God's solution about money? Philippians 4, 11-13. Okay. The solution is we need to be contented. Alright? Sabi ni Paul, I am not saying this because I am in need. For I have, everybody read, hindi ko makita eh. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know that I have learned the secret of being content in any and every situation, whether fasting or hungry, whether living and fasting or in want, I can do all things through
through Christ who gives me strength. Sabi ni Pablo, natutunan ko nang magutom, natutunan ko na rin mabusog. Natutunan ko na maging masagana, natutunan ko na rin maging mahirap. At ang lahat ng yan, is kaya kong pagdaanan, kaya kong magawa, dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. No? So, ibig sabihin, the solution is pagkatiwala natin sa Panginoon ang mga alalahanin natin, especially sa pananapalapi. Right? Dahil siya naman ang nagpo-provide ng lahat. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa pananalapi dahil akala natin marami tayong pangangailangan. Diba? Malaki ang kinaibahan ng wants sa need. Diba? So dapat marunong tayo mag-determine kung wants or needs. For example, namu-problema ka dahil gusto mo ng cellphone, tanungin mo, wants ba to or needs? Kailangan ba talaga to or gusto ko lang? Diba? So wants. So gusto mo lang yun, hindi naman talaga urgent na kailangan. Gusto mo makakain ng ice cream na pagkamahal-mahal. Wants ba to or needs? Wants. Diba? Wants. Gusto mo kunyari pumunta sa kaibigan mo na nasa Iloilo. Diba? Pwede mo naman pwede mo machat. Diba? Eh, wala ka namang budget. Diba? Maraming pwedeng isipin kung wants ba or needs. Alright? So dapat be content kung anong meron lang tayo. Dahil si Paul natutunan niya na rin. As a Christian, we learn how to be content. Amen? Amen. Alright. So what is our conclusion? Huh? Alright, no? Sabi ng Mangaral 5:10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito may walang kabuluhan. Totoo naman, di ba? Kapag hindi ka marunong makontento, kahit gaano pa kadaming meron ka, baliwala pa rin. Gusto mo pa rin. Magdi-desire ka pa rin na magdi-desire. So dapat ang mga Kristiyano is marunong makontento. Na-experience ko yan dati. Lord, we pray. Multicab lang, Lord. Contento na kami. Hindi na kami hihingi na kahit ano. Pero nung nandiyan na yung multicab, Lord, mukhang mas maganda kung may aircon. Ah. No? So if we pray, buti na lang mabait ang Panginoon at binibigay niya naman. Sabi ko, Lord, cell group lang ang kailangan ko in ministry. Bible study lang. Pero dumarating ang ano, Lord, gusto ko pang dumami kami. Lord, gusto ko magkaroon ng simbahan. At ngayon, gusto ko masakop ang buong Capiz. Di ba? Walang kakontentuhan ang tao. Pero dapat marunong tayong makontento. Pero kailan nga ba tayo dapat nakukontento? Kapag nagawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Lahat tayo dapat ay nagsisikap. Amen? Amen. Alright. So that's it. So what's God's solution in our common problem? Simply lang. The solution is Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sobrang simple ng solution ng Panginoon. Ano man daw ang alalahanin natin? Death, identity, future, daily needs or basic needs or money, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart, not with your own understanding. In all His ways, acknowledge Him, and He shall direct Lord, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng anumang situation natin sa buhay. Amen? So let us bow our head and close your eyes. God, we thank you and praise you and we adore you. Salamat po sa munting pag-aaral namin, Panginoon, na nagmumulat sa aming mata that in every problem, there is solution. Sabi mo nga, Lord, or sabi nga ng kasabihan, in any problem, there is solution. If there is no solution, it means it's not a problem. So dapat malaman namin, Panginoon, na kung ang mga bagay ba ay dapat problemahin or hindi. Or dapat lang palampasin or hayaan na lang. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, dalangin ko sa bawat isa na kami ay pagharian mo at turuan mo palagi na magtiwala sa anumang kinalalagyan or situation namin. Thank you, Panginoon, sa oras na to na kami ay nakapag-aral ng salita mo. And panatiliin niyo, Lord, na nakatatak sa aming puso ang bawat katuruan nito. Sa inyo po ang lahat ng karangalan, Lord, at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patapakan natin ang Panginoon. Amen.